Sayang lahat si Jesus Cristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules sa ika-anim na linggo sa panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. At ikapitong araw ng ating nobena paghahanda sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya, ng mga grasya. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon sa pamamagitan ng paumatnubay ng Mahal na Ina, ang lahat ng mga nagpamisa ay makamtan ang kanilang mga kahilingan. Gayun din, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, sa mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa Mahal na Birhen para sa kanilang mga karamdaman at kahilingan at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami ituwangan ng banal na panalangin ng Mahal na Birhen ng mga grasya upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakakakilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipahahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon ng hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya. Yamang tao'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos, kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papupurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao
kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa kanang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Sabi ni Jesus sa bandang huli ng mabuting balita, "Ang lahat ng sa Ama ay akin." Kung babalikan natin ang buhay ni Jesus, ang lahat din ng kay Jesus ay para sa Ama. At ang pinakamahalaga para kay Jesus, ang sundin ang kalooban ng Ama. Yun ay hanggang sa kamatayan, paghihirap sa krus. Yun ay dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Malinaw na sa buhay ni Jesus, ang pinahahalagahan niya ay ang kalooban ng Ama, ang sundin ang Diyos. Ang tanong po sa atin, anong ating pinahahalagahan? "Ba Father, ay di ang akin pong pamilya, ang akin pong trabaho, ang mga aking mga kaibigan, ang mga taong nakapaligid sa akin." Tama. Tama na sila ang ating pahalagahan. Pero may mas malalim pong tanong, ang tanong ni Jesus na anong ating pinahahalagahan. Sapagkat maaaring tayo nagtatrabaho para sa ating pamilya, tayo gumagawa ng mga bagay para sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, pero ang puso natin, wala sa pagmamahal. Ang sinasabi ng Panginoon, mapahahalagahan natin siya
kung sa lahat ng pagkakataon, sa ating mga iniisip at ang ating mga ginagawa, palaging ang dahilan nito ay para sa Diyos. Kaya ka nagtatrabaho sa pamilya dahil para sa pagmamahal sa Diyos. Kaya ka nagiging tapat sa iyong kaibigan, kaya ka nagiging mapagmahal sa iyong asawa at mga anak, dahil sa pagmamahal sa Diyos. Kung may iba pa po kayong dahilan bukod sa pagmamahal sa Diyos, nakakatakot na dadating ang panahon na mapapagod tayo, mananawa tayo, sapagkat kung lahat ng ito'y ginagawa natin para lamang sa ating kapwa, baka po maghintay tayo ng kapalit. Baka dumating ang panahong trabaho ka ng trabaho sa iyong pamilya, hindi ka napapasalamatan, dadating ang panahon na mapapagod ka. Pero kung lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa pamamagitan ng ating kapwa, ng ating mga anak, ng ating paglilingkod, kung lahat ng ito'y dahil sa pagmamahal sa Diyos, sigurado tayo na naroon lagi ang pag-asa at ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo number 837, nagpapakilala ang Diyos sa magkakaibang pamamaraan, sa Kanyang gawa at sa Kanyang mga salita. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, ito'y pagpapakilala ng Diyos. Kita ko kanina sa bandang likuran ay may dumating na hindi ko alam kung ito'y mga tiyahin o ninong o ninang at ang mga anak nitong pamilyang dinat niyan nagmano. Ang pagmamano ay hindi dahil pagbibigay galang sa inyo. Ang pagmamano ay dahil iginagalang nila ang Diyos na nasa inyo. O kahit tayong mga sumisimba, lahat ng ating ginagawang ito hindi para sa ating sarili, hindi para sa ating kapwa, hindi para pag magmalaki na tayo nakasimba, hindi para ipagmalaking tayo nakapagdasal, hindi. Lahat po ng ginagawa natin ito dahil gusto nating maparangalan at mapasalamatan ang Diyos sa lahat ng ipinagkakaloob niya sa atin. Yun ang hamon sa atin, mga minamahal. Yung gawin na lahat ng pagkakataon ng ating buhay ay maging pagkakataon ng ating pagpaparamdam sa Diyos na mahal natin siya. At kapag ka po dumating ang biyayang iyon, kahit na sa kabila ng ating problema, kahit sa kabila ng ating pagkakasakit, kahit sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, ang mga pagkakataong ito'y magiging pagkakataon din ng pagpaparamdam ng Diyos sa atin ng Kanyang pagmamahal. Kaya naman, hilingin natin, lalo ngayong pinagpapatuloy natin ang nobena sa Mahal na Birhen ng mga Grasya, sa Mahal na Birhen ng mga Biyaya. Ipanalangin natin na sa Kanyang pamamagitan, siya na namuhay tulad ng Kanyang anak na ang buong buhay ay ginawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hilingin din natin sa Kanya ang Kanyang makainang pamamatnubay upang lagi nating maramdaman ang Diyos sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Sabihin natin kay Jesus mamaya sa banal na komunyon kapag tinanggap natin siya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang puso na kumikilala lagi sa iyong pagmamahal at biyaya upang sa lahat ng aking nararamdaman at nararanasan, sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay, ikaw lamang ang aking mapahalagahan, ikaw lamang ang aking mapagbigyan ng mga bagay at dahilan ng lahat ng aking ginagawa para sa aking kapwa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasambat ng mamahal
sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayatalak na ito. Handog ng bayang humasa, sumasambat ng pamon sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na ikalulugod mo sa ikalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen ng mga grasya. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaloob natin. Hanggang sa siyon Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw at patawarin mo sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipain tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Banal mong sambayanan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay. Sa pagunita namin sa mahal na ina, birhen ng mga grasya, ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na po nating ipagawa ang bubong ng ating extension. Yan po naghihiwalay sa Divine Mercy at sa Main Church para po sa may magagandang loob na nagnanais makibahagi sa paggawaing ito, kayo makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan para sa detalye ng inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, patuloy tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na mga fake Facebook accounts. Ang iba po ay nagpe-play ng mga official video testimonies, ang iba naman ay nagpapa-raffle upang makapagbenta ng mga di umano'y binasbasang langis at mga bagay. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana at kahit kailan, ang simbahan ay hindi maaring magbenta ng mga binasbasang bagay kaya tayong lahat ay pinag-iingat. Ikaapat, patuloy nating ipinapaalaala ang ating panawagang Clego, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Mangyaring pakitapon sa basurahan ang ating mga basura, gayon din naman, dito sa loob ng pambansang Dambana ay meron tayong malalaking mga free parking. Kailangan nyong makapasok sa ating main arch entrance na sa bandang ganito ng simbahan para makita nyo ang mga free parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Ngayong darating na Sabado ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga at susundan ng misa ng 7 ng umaga. Sa mga sasama sa prosesyon, kayo po ay magdala ng kandila at ng panyong puti. Hindi naman ilang mga gawain para sa kaarawan ni Santo Padre Pio. Una, ngayong Sabado ay meron tayong free legal consultations, 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon dito sa Divine Mercy. Kung kayo ay may nais ikonsulta, may dadating po tayong mga abogado, abogadong pangsimbahan at pangpamahalaan. Kaya kayo ay dumalo at makipag-ugnayan. Gayun din naman, sa May 22, ang ating free adult baptism para po sa mga may edad na nasasakupan ng pambansang Dambana na wala pang binyag, kayo makipag-ugnayan sa opisina para po sa ating gagawing free baptism sa inyo sa May 22, 4:00 ng hapon. At sa May 24,
Ito naman po ay para sa unang 100 mga kabataang lalaki na magpapalista. Meron tayong Operation Pagbibinata, free laser tuli dito rin po sa Divine Mercy. Alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon kayo ay magpalista para sa gawaing ito. At sa May 25, ang mismong kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo ay magkakaroon ng car raffle program. May sinasagawa tayo. Sa halagang 500 pesos na ticket, kayo ay magkakaroon ng pagkakataong manalo at makakatulong pa kayo sa ating 23 mga scholars ni Padre Pio. Panoorin po natin ito. Para naman po sa mga nakabili na ng ticket na hindi pa nakapagsusoli ng mga staff at ng bayad, ito po ay hanggang May 20 na lamang. Maraming salamat sa ngalan ni Father Oka. Kami humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin. Para sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging pahalagahan ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga
ating hari at manunubong.